Sabayan ang kainan ng mga may ini, trendy, viral na mga balita. Tumambay sa isang programa na only ang pagbibigay ng balita at impormasyon. Nasa opisina ka man, nasa labas, nakasakay papunta kung saan. On air at online. DWIZ Balitang Bayan. Tama, kasama ang mga pangalang pinagkakatiwalaan ng bayan, si David David Oro at si John John Ibanez. Pakinggan nationwide sa lahat ng DWIZ sa buong Pilipinas. Panoorin din ang live sa Aliw 23 sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News Website. DWIZ Balitang Bayan. Updated, bagong bago, mga balitang wala pa sa ulmo. DWIZ Balitang Bayan. Ito na ang opisyal na tambayan natin. DWIZ Balitang Bayan. Headlines sa Balitang Bayan, araw ng Biyernes. Ito na po sa buwan ng Pebrero 2023. Balitang Bayan. Pauna-unahang public-private partnership projects, Administrasyong Marcos, kasado na. Balitang Bayan. Literacy at numeracy programs ng DepEd tututukan. Balitang Bayan. Mahigit 800 aftershocks na itala kasunod ng magnitude 6 na lindol sa Davao de Oro. Balitang Bayan. Mas maraming supply ng galunggong sa NCR, asahan na sa susunod na linggo. Balitang Bayan. Sa ibayong dagat, isang lalaki patay matapos araruhin ng sasakyan at pagbabarilin sa California. Balitang Bayan. Balitang pampalakasan, kampo ni Donaire, puspusa ng paghahanap o paghahanap ng bagong makakalaban. Balitang Bayan. At sa showbiz balita, Sunshine Cruz nagsalita na kaugnay sa hiwalay nila ni Maki Mafay. Ito na ang opisyal na tambayan natin. DWIZ Balitang Bayan. Kasama ang mga pangalang pinagkakatiwalaan ng bayan, si David David Oro at si John John Ibanez. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si David Oro at John Ibanez. At narin mo po ang detalye ng mga balita. Magkakaroon na ng modernong cancer hospital dito sa Pilipinas. Ito'y matapos aprobahan ng National Economic and Development Authority Board na pinamumunuan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang public-private partnership project sa pagitan ng University of the Philippines, Philippine General Hospital. Ayon ang proyekto na i-modernize ang health infrastructure na may kinalaman sa oncology services at cancer care. Nigyan na ng go signal ng NEDA ang pagpapatayo ng 6 na bilyong pisong halaga ng ospital para sa mga may cancer na may 300-bed capacity hospital ay tatayo sa UP PGH campus sa lungsod ng Maynila. Ayon naman kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, ito ang kauna-unahang PPP project ng Marcos Administration. Balitang Bayan! Halos 2 milyong trabaho na ang nalikha sa unang 7 buwan ng Administrasyong Marcos. Ito ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makipagpulong sa mga opisyal ng Grab Holdings Incorporated sa Malacanang na naglatag ng mga rekomendasyon para sa modernisasyon ng transportasyon sa Pilipinas. Ayon kay PBBM, ang resulta nito ay ang pagbagsak ng unemployment rate o pagdami ng trabaho sa bansa na target anya ng kanyang administrasyon. Kailangan anyang magdoble kayo ng pamahalaan at lumikha ng trabaho sa mga Pilipino, lalo't maraming negosyo ang nagsara dahil sa pandemic.
Sinabi ng Pangulo na malaki rin ang maiambag ng grab sa job creation makaraang magbigay ng investment pledges na maaring makalikha ng kalahating milyong trabaho. Balita Bayan! Tayo pa bang tampok na balita, siniguro ng Department of Education na kanilang ipaprioridad ang pagpapaganda ng literacy at numeracy programs, maging ang integration ng PEACE competencies sa revised K-12 program. Ito ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte ay sa harap ng kanilang mahakbang na gawin ang naturang programa bilang relevant sa pag-produce ng job-ready, active at responsible citizens. Ngayon ito, babawasan din ng DepEd ang bilang ng learning areas sa K-3 mula sa 7 hanggang 5 para pagtuunan ang foundational skills sa literacy at numeracy sa early grades, lalo na sa mga disadvantaged students. Ababatid na layo ng Basic Education Report o BER 2023 na ma-revitalize ang reading, science and technology at math programs bilang bahagi ng tinatawag na matatag bansang makabata, Batang Makabansa Agenda ng Pamahalaan. Balita Bayan! Umabot na sa mahigit 800 aftershocks ang naitala naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOLS kasunod ng tumamang magnitude 6 na lindol sa Davao de Oro kamakailan mula sa nasabing bilang. 745 dito ang recorded, 70 naman ang plotted earthquakes habang isa naman ang felt earthquake. Umabot sa magnitude 1.3 hanggang 3.6 ang mga naitalang aftershocks hanggang kanilang alas 8 ng umaga. Una na rin sinabi ng PVOLS na asahan na ang mga aftershocks at pinsala matapos ang pagyanig. Balita Bayan! Sa kaugnay na balita, isinailalim na sa state of emergency ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Monte Vista kasunod na rin ng tumamang magnitude 6 na lindol sa lalawigan. Dahil dito nag-abiso ang pamunuan ng nasabing ospital na limitado lamang ang tinatanggap nilang pasyente sa ngayon. Ito'y dahil hindi pa magamit ang ilang bahagi ng paggamutan dahil sa tinamon itong pinsala matapos ang malakas na pagyanig. Aliban dito, mayroon ding mga nasirang kagamitan sa nasabing paggamutan. Sa lukuyang nagpapatuloy naman ang assessment ng Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao de Oro. Balita Bayan! Dapat na matiyak na mahigpit na nasusunod ang pagpapatupad ng National Building Code sa mga gusali at infrastruktura. Ito ang binigyan din ni Assistant Secretary Rafi Alejandro kasunod ng tumamang magnitude 6 na lindol sa Davao de Oro. Sinabi pa ni Alejandro na responsibilidad ng mga engineer na matiyak ang implementasyon ng naturang batas matapos ang malakas na pagyarig. Sinabi ni Alejandro na mainam na magtuloy-tuloy ang mga paghahanda o ang pagsasagawa ng earthquake drill, partikular sa mga Metro Manila na posibleng tamaan ng The Big One. Balita Bayan! And then Dave, ano ang favorite fish mo? Galunggong. Oy, tamang-tama ito. Mm-hmm. Para sa ito, tsaka sa mga kababayan nating mahilig kay Gigi. Okay. Good news! Dahil asahan na po na sa susunod na linggo ang pagdagsa ng isdang galunggong o Gigi sa mga pamilihan. Ito naman ang siniguro ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kasunod ng pagtatapos ng tinatawag na closed fishing season sa Northeast Palawan. Ayon kay BFAR spokesman Nazario Breguera, bubuhos ang supply ng lokal na galunggong sa merkado, partikular na sa Metro Manila, na isa sa pangunahing isdang binibili ng mga Pilipino kasama na si Kuyang Dave. Sinabi ng opisyal na ang mga buwan ng Nobyembre hanggang Enero ang peak season ng pangitlog ng nasabing mga isda na siya namang magbibigay ng mas maraming supply sa mga fish vendor. Iginit ng BFAR na aabot sa mahigit 400 metric tons na supply ng galunggong ang kailangan kada taon sa National Capital Region upang matugunan ang kakulangan sa mga pamilihan doon. Balita Bayan!
mga importer ang susunod naman na kakasuhan ng Department of Agriculture matapos ilang beses nang mahulihan ng smuggled agricultural products. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary James Layug, ang mahigpit na pakikipag-ugnayan nila sa mga ahensya rin ng gobyerno upang makasuhan ang mga smuggler. Una nang sinampahan ng dalawang kaso ang mga kumpanyang Victory JM Enterprise at Astersen Med Incorporated. Balita Bayan! Para naman sa mga tumatayong middleman, inatatanggal na sa eksena o pinaiitsipwera na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tinatawag na middleman. Sunod na rin ito ng kautusan ng Pangulo sa Department of Agriculture na paderechohin na ang mga magsasaka o food producers sa mga consumer at institutional buyers. Sunod na rin ito ng pagtukoy ng Presidential Communications Office na nasa 2.5 million pesos na halaga ng sibuyas ang naibenta ng Farmer Cooperatives and Associations sa institutional buyers mula September 2022 hanggang January 24 ng kasalukuyang taon. Balita Bayan! Good news muna tayo, Tandem John. Pasok sa listahan ng most Instagrammable places sa buong mundo ang Boracay Island. Batay sa inilabas na top 50 list ng Big 7 Travel, isang UK-based travel website, nasa ika-39 na pwesto ang Boracay. Ayon sa travel website, nakilalang isla dahil sa magagandang beach at crystal clear water nito. Ayon pa sa travel website, nakakuha ng mahigit 804 million hashtags at views sa Instagram at TikTok. Nanguna naman sa nasabing listahan ang Milan, Italy, nakakuha ng mahigit 97 billion hashtags at views. Napasama rin sa top 10 ng top 10 Instagrammable places in the world for 2023 ang London, England, wow, Paris, France, Istanbul, Turkey, New York, USA, Nepal, Chicago, USA, Bali, Indonesia, Sri Lanka, at Sydney, Australia. And he said, Milan, Italy, yeah. Wow. What an accent. Samantala po naman, aminado ang Bureau of Plant Industry na nagkukulang talaga ang supply ng lokal na bawang sa bansa. Ayon sa BPI o Bureau of Plant Industry, mabagal ang produksyon ng bawang hindi tulad ng sibuyas na madali lang inaani ng mga magsasaka. Ito rin ani nila ang dahilan kung bakit nagtitiyagang magbenta ng mga, and then David, imported garlic. Garlic, ha? Imported garlic. Kasi imported, kaya garlic. Garlic. Okay. Kalokal, bawang. Bawang. Ang mga vegetable vendor sa mga pamilihan partikular na sa Metro Manila. Iginit naman ng ahensya na ginagawa na nila ng solusyon ang kakulangan sa supply ng lokal na bawang maging ng iba pang agricultural products katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Balita Bayan! Paiba tayo ng mga balita, Tandem John. Ito, nakakalungkot ano? Ikinabahala ng isang psychologist ang mataas na bilang ng mga nagpapatiwakal na estudyante sa panayam ng DWIZ. Sinabi ni Dr. Camille Garcia, isang psychologist at administrator ng The Clinic of the Holy Spirit, na mainam na paigtingin ng mga programa kaugnay sa mental health. Ayon kay Dr. Garcia, mahalagang malaman ng mga magulang ang mga problema ng mga kabataan at dapat din anyang mabigyan ng orientation ng mga bata at magulang. Nakakaapekto rin anya sa mga kabataan ang teknolohiya, partikular ang mga gadgets, kaya't hindi nakikita ang mga nararamdaman ng mga ito. Una na ang iniulat ng Department of Education na umabot sa 404 na mga estudyante ang nagpakamatay sa taong 2021-2022, habang 2,147 naman
ang nagtangkang magpakamatay. Ang nangyayari, masyadong nagiging abrupt eh. Na hanggang kung nakaranas na isang stressful situation na isang bata, ang tendency, hindi sa magkaroon lang muna ng anxiety or mapapag-isapan, sabi lang inisip nila na baka mapagalitan ako, baka ganito mangyari, ganyan. So, maigi pa, kaya ta, wala na lang ako, mawala ako para yung matapos lahat ng problema ko. May mga ganun po sa isang situation eh, na hindi na pag-iisapan, mag-stressor yung communication ng mga bata sa magulang. May mga red flags na hindi pa rin maiintindihan na ano na pala yun, ito yung mga sinyalis. Yun ang problema. Buti na lang at nakaroon ng pagsusulong. I understand, merong mga ginagawang hakbang dito. Ang Senado at iba pang mga mambabatas. Correct. Regarding dyan. Kasi alarming pa. Na nga eh. Ito pa, tandem. Pinayuhan pa. May payo itong si Dr. Garcia sa na ang mga magulang na dapat talaga magkaroon ng open communication sa kanilang mga anak, at pinayuhan rin ito ang mga guro na tanungin ang kanilang mga estudyante kaugnay ng mga nararamdaman ng mga ito. Sentana ng paghindi nun, kahit na look for somebody na bakit ganun ang sinabi ng anak ko, baka talaga meron mga concern. Sentana po, wag natin yung iaalaw sa rin natin na arte lang siguro yan, kasi nabinig lang yung sa social media o kaya nun sa radyo na pag may ganitong nararamdaman, humingi ng tulong. Sana wag nung sa walang bahala yun. And then secondly, sa mga homeroom teachers, no, pag homeroom po, hindi po siya gawaan ng assignment. Pero siguro isang magandang platform siya sa mga guro na tanungin kung ano ba ang naramdaman nila sa buong weekend nito. Ayan ang magandang payo ni Dr. Camille Garcia. Tandem yun. Alam ang problema rin sa atin, on our side bilang mga magulang, tandem Dave. Yeah. Minsan tuloy akala natin ugali na lang ng anak natin na gustong mapag-isa, gustong sa kwarto na lamang. Yung pala parang may something sa kanila na nahihiya or natatakot na banggitin sa atin. So ano ang magandang gawin bilang magulang, tandem John, mga magulang, oy, mga tatay, nanay, siguro maging sensitive po tayo. Uh-oh. Sa mga medyo kakaibang kilos ng ating mga anak kapag sila po ay medyo nagtatago ng mga ilang bagay sa atin. Actually, yung sinasabi mo nga, dapat maging sensitive. But at the same time, pagka yung tipo bang hindi na normal yung galaw, dapat alamin natin personal. Correct. Diba? Kasi sabi nga nila, bago tumawid sa ibang tao yan, responsibilidad na natin yan, tandem day bilang mga magulang. At diba? Ano yan, bilang mga magulang, meron kang alam mo yun, yung damdamin mo. Bugso ng dugo ba yan? Ang tinatawag nila na mararamdaman at mararamdaman mo, lalo ng mga nanay. Diyan ka naman bibilib sa mga nanay, tante. Correct. Diba? Na kahit sabihin natin tayo mga mga matatalas na tayo, pagdating sa mga ganyang bagay, nanay pa rin ang the best. Galing mo. Thank you, mother. Balita Bayan! Ito pa isa, ha? Pa isang magandang talakayin, ha? May kaugnayan din dito? Oo. Okay, sige. Ikinaaalarma ng Philippine Commission on Population o PAPCOM ang pagdami ng mga, makinig po kayo ha, menor de edad na maagang nabubuntis dito sa bansa. Yun na. Isang pinakamatindi rito. Pakinggan niyo pong maigi mga magulang ha. Ayon po sa PAPCOM, sakop ng teenage pregnancy ang nasa edad 10. Ha? 10 years old. 10 years old pa lang may baby na? Wow! Hanggang 14. Ito'y sa kabila ng pagbaba ng mga nabubuntis mula naman edad 15 hanggang 19. Sadali. Ang ibig mong sabihin, dati-rati nitong mga naunang panahon lamang ang mga nabubuntis, ang age bracket ay 15 hanggang 19. To 19. Oo. Pero dyan sa record natin ngayon, ito yung alarming. 10 years old to 14 years old. Grabe. Diba? Di mo ma-imagine, 10 taong gulang na bata, may baby na. Correct. Ipagpalagay mo na, nabuntis ng 10 years old, magi 11 years old, napakabata pa rin ang partner, tandem, diba? Nakakalungkot, ano? Oo. Buti sana kung kagaya na, hindi naman sa sinasabi kong buti naman yung ibang bansa. Oo. Ang mga Filipino kasi, hindi naman tayo natural na malaking bulas eh. Diba? Ramihan sa atin, minsan 14 years old na, baby pa kung tingnan. Tama. Diba? Dalagitan-dalagita pa. Anyway, sa datos po ng Philippine Statistics Authority, umabot na sa 2,113 ang naitalang nanganak
Mula sa nasabing age group noon pang 2020 tandem, ha? Oh, grabe naman. 2,534 naman ang naitala ng Field Health Service Information System ng Department of Health sa kaparehong age group noong 2020, habang 2,299 naman noong 2021. Wow! Sa naging pahayag ni PAPCOM Executive Director Lisa Grace Versales, nakikipag-ugnayan na sila sa mga ehensya ng pamahalaan para gumawa ng kaukulang hakbang sa layong mapababa ang maagang pagbubuntis ng mga menor de edad sa bansa. Balitang Bayan! Samantala sa iba pang balita, nako! Ay, sa mga kababayan po nating nagpupunta dyan sa Green Hills Shopping Center, pakinggan nyo mabuti ang balitang ito. Ito, magkakasana ng mga hakbangin ang Intellectual Property Office of the Philippines o IPO para tuluyang alisin ang anilay talamak na counterfeiting activities sa Green Hills Shopping Center sa San Juan City. Nako po, kasunod na rito ng pagkakasana ng Green Hills Shopping Center sa listahan ng 2022 Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy List ng U.S. Trade Representatives 2022. Hala, totoo ba ito? Inamin po ni IPO Philippine Director General Roel Barba na malaki ang epekto sa bansa ng pagkakasama ng Green Hills Shopping Center sa nasabing listahan na kinabibilangan ng halos 80 online at physical markets. Dahil dito, sinabi ni Barba na pinakilos na nila ang pamunuan ng Green Hills Shopping Center para mahigpit na bantayan ng mga seller nito at magpataw ng malaking multa. Nakikipag-ugnay na anya sila kay San Juan Mayor Francis Zamora kaugnay sa hakbangin ito laban sa mga sangkot sa counterfeiting activities sa nasabing establishment. Ibig sabihin, maraming fake daw na ibinebentang produkto dyan po sa Green Hills Shopping Center. Alright. At merong nga kasunod dyan, ha? At hindi natin masasabing daw. Tandem, ha? Pakinggan mo to, ha? Sige. Okay. Mga ka-tandem at mga ka-IZ. Batay sa 2022 review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy ng United States Trade Representative, maraming stalls sa Green Hills ang nagbebenta ng, naisahin ko, ha, counterfeit goods tulad ng electronics, perfumes o pabango, mga relo, sapatos, accessories at iba't ibang uri ng fashion items. In fairness, sinabi naman ng USTR na nagpahayag ng pakikiisa ang Green Hills Shopping Center sa pakikipagtulungan sa mga otoridad. Sabi naman ng Intellectual Property Office of the Philippines, mayroon na itong plano upang tugunan ang pagbebenta ng mga peking produkto sa Green Hills Shopping Center na pinag-aaralan na ng National Committee on IP Rights. Ibig sabihin na tandem, meron ng kakoordinasyon at mukhang bagamat positibo na mga peke at counterfeit at pinirata yung mga produkto, willing naman itong pamunuan ng shopping center. At malamang maging yung kanilang alkalde, si Mayor Francis Zamora, gagawa ng kaukulang hakbang para mapatigil itong ganitong uri ng aktibidad. Balitang Bayan! Sa iba pang paksa ng balita, mahigit 6 na bilyong yen o halos $47 million ang kinita sa money scam ng 4 na Japanese national na nakakulong sa bansa. Ayon sa PNP, sa gitna na rin ang deportation trials sa mga suspect na itinuturong na sa likod ng malalaking nakawan sa Japan. Tiniyak naman ni National Police Agency Commissioner General Yasuhiro Tsuyuki ang agarang pagdampot sa mga nasabing suspect kapag naayos na ang pag-deport sa mga ito. Nakilala mga suspect na sina Yuki Watanabe, Tonomono Bukuhima, Gigiyoto Emamura at Toshiya Fujita. Balitang Bayan!
Magbabalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ang ilang paalala. Ito na ang opisyal na tambayan natin. D-W-I-Z Balitang Bayan. Kasama ang mga pangalang pinagkakatiwalaan ng bayan. Si David, David Oro at si John, John Ibanez. Babalik po ang Balitang Bayan. Kami pong muli ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si David Oro. At Johnny Banyes. At ngayon, dumako na po tayo sa mga lalawigan na Ronda Provincia. Sabi natin ang pag-uulat ni Melvin Machado. Melvin! Mamanoy, sa unang buwan ng taong 2023, umarangkada agad ang anti-drug operation ng kapulisan sa lungsod Dagnag at Camarines Sur. Dito nahuli ang mga suspect na sangkot sa bintahan ng illegal na drug at pagkakarecover ng kanilang mga epekto. Dahil dito, mahigpit 20 suspect na may kaso sa illegal na droga ang dinala sa Naga City District Jail na hinahawakan ni Jail Chief Inspector Jerome Guerrero. Sa ngayon, umaabot na sa 249 na PBL mula sa kabuuang 335 na populasyon ang may kaso ng illegal na droga. Katumbas umano ito ng 74% ng kabuuang bilang ng PBL sa male dormitory. Nangangahulugan ito na 86 na natitirang PBL ang hindi illegal na droga ang kaso. Kaugnay nito, mahigpit naman ang seguridad na ipinapatupad ng Bay GMP male dormitory. Lalo na ang mga nagtatangkang magpalusot ng illegal na droga sa pamamagitan ng pagtapon papasok sa bakura ng Naga City District Jail na hindi naman pinapalampas ng BGMP personnel sa pamamagitan ng regular na paggalugad sa buong bakuran nito. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado, para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa Bicol, dakuha naman po natin ang Central Luzon. May balita tayong tatanggapin mula kay Johnny Gole. Go ahead, Johnny. Johnny. Johnny Gole. Balikan naman natin, tandem. Okay, balikan natin. Samantala, sa iba pa pong mga nagbabagang balita, sinasabing unti-unti nang nabubuo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung sino-sino ang mga empleyado ng Bureau of Immigration na posibleng kasabwata ng mga puganting Hapon kaya nakagagamit ng cellphone ng mga ito habang nakakulong sa immigration detention cell. Ayon kay Secretary Remulla, tututukan nila ang mga nasabing immigration personnel kapag naipatapo na pabalik ng Japan ang apat na puganting Hapon na sinasabing sangkot sa mga serye ng malalaking nakawan sa kanilang mismong bansa. Kum naman ang bibig ni Secretary Remulla, kung may mataas sa opisyal ng immigration ang dawit sa issue, kamat tiniyak ng kalihim na mananagot ang sinumang mapapatunayang signal kaya't nagka-access sa communication devices ang mga naturang puganteng Hapon. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, kumpiyansa ang PhilSys Government Service na mai-release na nila ang 50 million national ID na target maipalabas na mai-release noong nakaraang taon sana. Sa ngayon ay umabot na sa 23 million na physical ID at 19 million na electronic PhilSys ID ang nai-release. Mababatid na target ng ahensya na mai-release ang 92 million national IDs ngayong taon. At upang maisakatuparan ito, ay nakipag-ugnayan na sila sa mga iba't ibang ahensya gaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Postal Corporation. Balitang Bayan! Sa iba pang tampok na balita, nakapagtala na ng kauna-unahang kaso ng pagkamatay dahil sa dengue ang Western Visayas ngayong taon. Kabatid na 17 taong gulang na batang babae mula Negros Occidental ang namatay dahil sa dengue. Ayon sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit, patay ang bata noong Enero 21.
At ay sa datos, nanguna ang Negros Occidental sa mga o sa may pinakamaraming dengue cases sa Western Visayas sa mula Enero 15 hanggang 21 kung saan nakapagtala ito ng 23 cases. Sinundan ito ng Aklan, 21 kaso, Iloilo Province sa may 20 kaso at Bacolod City na may 7 kaso. Paabot na sa 326 ang naitalang dengue cases sa Western Visayas noong Enero. Balita Bayan! Po, sa isa sa mga mainit na isyo ngayon, ito pong may kaugnayan sa nakaka-alarma, nakakagitla na report po ng PAPCOM ng Commission ng Philippine Commission on Population na umano'y pagdami ng mga minor de edad na maagang nabubuntis. Ay nasa linya na po natin ang Deputy Executive Director ng Commission on Population na si Lolito Tacardon. Sorry sa pangalan. Magandang hapon po sa inyo, Lolito Tacardon, sir. Magandang tanghali din po, sir, at sa inyo mga taga-subaybay. Una-una, sir, maraming salamat po sa pagkakataon na muli tayong makapagtalakayan dahil sa ika nga, kasabi nga ni Tandem Dave kanina is naka-alarmang sitwasyon ng ating mga minor de edad, Mr. Tacardon. Salamat din po sa pagkakataon. No, tama po kayo kasi perennial issue pa rin po yung usapin po ng teenage pregnancy. Yun nga, at kinikilabututan ho kami dito sa mga nababasa naming information na tama ho ba yung base sa record po ng PAPCOM, yung age bracket daw po ay bumaba na po yung edad from 10 years old to 14 years old. Dati ay yung mga nabubuntis ay nasa 15 to 19 years old. Ano po ang basis natin sa record na ito na inilabas din naman? Yung ilabas sa palaya ito ng Philippine Statistics Authority, Mr. Tacardon. Yes, sir. Yung ating source of data po kasi is from the civil registry and vital statistics. So, yan po yung mga nire-register po sa mga local civil registrar. Kaya po, meron pa nga po ano dyan issue ng baka under-reported pa nga po, no? So, base po, wow. Sa 2020 na datos po natin ng CRVS, ay mga nasa more than 2,000 yung mga 10 to 14 po natin. Ouch. Na life worth ng anak sa 10 to 14. And yung 2,000, isa na nga lang po medyo malaking problema na yung pakayang 2,000 na natin. And it's still very high. And to think na ang naapektuhan po ngayon yung mga 10 to 14. Generally po, pag consider po kasi natin yung entire adolescents na 10 to 19, medyo bumababa po yung trend. Adolescent pregnancy, lalo na sa 15 to 19. Pero ito namang nag-emerge na natin, yung mas delikado na sitwasyon, yung 10 to 14 po. Mm-hmm. Ano po ang mga lugar or rehiyon na pinagbasihan po ng report na ito? Kasama ho ba yung mga probinsya, including the NCR, Mr. Tacardon? Yes po, sir. Nationwide, yung total na po yan ng buong bansa po yung CRVS data po natin. Opo. And usually, pagdating po sa bilang kasi, siyempre matataas po yung mga nasa cities na may NCR, mga Cebu, mga Davao, dahil mas marami po kasi ang nare-rehistro ng births po doon. No? Kasi ang patakaran po kasi, kung saan ka ipinanganak, yung ka i-re-rehistro yung birth certificate. So, yun po yung nangyayari na kahit hindi ka taga doon sa city na yon, pero kung doon ka naman pinanganap, bunti lang ka po doon sa city na yon. Kaya ko natanong ito, Ginoong Tacardon, sapagkat aminin po natin ang katotohanan na yung pong ilang mga kaso dito, hindi naman ho sinasabi talagang kagustuhan itong mga batang to na manganako sila o sila ay mabuntis. Pero ang point, meron ho tayong mga information na nakukuha nga na yung ilan ho sa mga biktimang ito o sa mga batang paslit na ito, paslit pang matatawag to
Eh, biktima po ng mga tinatawag po na incest na mismong mga kasambahay po nila, magulang, kapatid, kamag-anak. Sa mga probinsya, mga kamag-anak nila, ang nakakagawa sa kanila ng di maganda, naging dahilan para sila po ay mabuntis. Meron po ba kayong ganyang mga records din po, Ginoong Takardon? Yes po, tama po kayo. Kasi yung although we have yet to investigate, get some solid data, pero yung available data po natin na galing din po sa CRVS. So pag tinitignan mo po yung sa birth registration po kasi meron nakalagay doon ng age of father. Correct. Mm-hmm. O kapag tinitignan mo po yung age of the father ng mga live birth na itinanganak sa mga 10 to 14, on the average, older than 21 yung kanilang mga partners. Mm-hmm. So that means, mas matatanda yung mga partner nito. At sa batas natin, actually, itinaas na nga po rin po yung age of sexual consent to 50. So, ibig sa makukonsider mo na po talaga na statutory rate yung mga to. Yeah. And yet, hindi maire-report. Yun nga, ito'y kasi magiging kaso po ito ng tinatawag na statutory rape. Kasi, tama ho ba ako, hindi tayo abogado, pero... lumilitaw na kahit na pumayag na itong minor de edad, sa ganyang edad na siya ay magkaroon ng sex, eh hindi pa rin ho matatawag na ito ay walang krimen na nagaganap. Mm-hmm. Lalo na kung kamag-anak correct. Mismo yung gumagawa sa kanya, tama yung Takardon. Mm-hmm. Yeah, tama, sir. Kasi makita mo sa data talaga, nandun naman po talaga yung edad kung kailan siya nanganak. Wala po sanang lusot. Pero kung maayos lang po sa aming reporting system na, for example, upon birth registration, makita mo na batang-bata, tapos mm-hmm. ay super tanda ng kanyang partner. Mm-hmm. That siguro, no? Warning na dapat. Correct. May right. integrate na sa sistema, legal system natin na tama. It's na in some investigation. Yun, correct. Mga ganun eh. So, yun po isang pinapanukala po namin sa mga inter-agency meeting for the violence against women and children na baka may posibilidad na gamitin itong mga records na to. At least man lang no, magkaroon ng initial investigation sa mga cases ng mga rapes and sexual abuse. Mm. Ginoong Takardon, may mga pagkakataon din base sa mga nababasa namin at na sasaliksik na malaking epekto rin itong nararanasang pandemya kung bakit tumaas ang bilang ng teenage pregnancy. Tama po ba? Nagja-jive po ba yung mga nakukuha namin information sa mga hawak niyong datos, Ginoong Takardon? Oo, actually po, yung aming, kasi we have sa mentor kanina, kailangan natin kami pag-aralan pa yung trend. Kasi napanggit ko po kanina na generally ay maaba po yung trend, lalo na sa 15 to 19. Pero yung mga datos po kasi na latest, like yung 2022 National Demographic and Health Survey na sinasabi na 5.4% na lang among 15 to 19 ang nagiging batang ina. Ginoong Takardon? Sir, mobile ka ba? Medyo nawawala yung signal mo eh. Nasa labas po kasi ako. Out of town kasi ako. Ah, okay. Alright. Ganda sana ng mga sinasabi mo, kaya lang medyo nawawala yung signal. Anyway, karagdagang katanungan lang with your indulgence, Tandem. Go ahead, Tandem. Ano po on your part ng Popcom? Yung kaninang pinag-usapan natin, Tandem David. Ano ang part ninyo o ang ginagawa nyo hakbang para ikang ay ma-minimize, ma-lessen itong ganitong kaso, kundi man po tuluyang mapahinto? Go ahead, sir. Opo, meron po tayo ngayon yung Executive Order number 141 na na-issue by President Duterte na dapat lahat ng ahensya ay magtulong-tulong para tugunan itong problema na to. Meron po kaming at least limang estratehiya na binalangkas. Una, yung promotion po ng comprehensive sexuality education, no? Magbigyan ng tamang edukasyon yung mga kabataan. Kasama na din po dyan yung mga magulang, no? Kasi yung mga issue ng incest at mga na nangyayari po dyan, dapat ang mga magulang mismo ang mapangaralan din dyan at magabayan nila ng tama ang mga kanilang mga anak. Pangalawa po yung mga isinusulong ngayon din sa Kongreso na sana mapaintindin. Ma-improve din natin yung access ng mga kabataan sa mga reproductive services including modern contraceptives. No? So,
Pangalawa, pangatlo po yung pagpapaintindin natin ng ating mekanismo sa pag-prevent ng sexual abuse and violence against girls and women. And lastly po, yung dalawa, pagpapa-improve ng socio-economic condition ng ating mga kapataan, including po yung nasana yung mga ginagawa ng SK, ay magiging mas productive po ano, sa part ng mga kabataan, lalo na sa kanilang pag well-being po sana. No, hindi lang yung sports development, pero other socio-economic and mga ganitong issues ay dapat tinutugunan din po ng sa kanilang kabataan. Alright. Okay, so with that, naku, nakakapanlumo, no? Kaya, ayun, maganda yung binanggit ni Mr. Tacardon na dapat merong ano eh, wag dapat maging insensitive dito. Ang iba't ibang ahensya ng gobyerno po natin, ang local government unit, ang PNP, correct, para kapag ka may ganitong mga information, eh hindi na lang, bayaan mo na. Hindi pwedeng ganun eh. Isang problema nakikita ko dyan, Tanday, Mr. Tacardon, yung sa probinsya, alam mo yun. Kasi sa isang bayan, parang halos lahat magkakamag-anak eh. Yun nga. Kaya pagkahalimbawang, pare, na ganito siya ganito, eh kamag-anak natin yan eh. Yun. Diba? Gawin na lang natin ang paraan. Doon nagkakaproblema. Kaya ang nangyayari ngayon, Mr. Tacardon, Tandem John, eh pero yung naanak ka nung tatay halimbawa, eh yung kanyang anak na minor de edad at apo niya, hindi natin alam kung tawag doon eh. Mahirap nang alamin kung paano tatawag. Paano ang tawag mo doon? Anyway, Mr. Tacardon, nakasuporta ho kami kung ano may tutulong ho namin dito sa mass media para ho at matulungan po ang ating pong mga ang ating mamamayan para maging ito pong information ito, ma-educate po sila sa ginagawa po ninyo diyan na nakakatulong po para mabawasan man lang, hindi man ho tuluyang masawata ito pong maagang pagbubuntis ng mga minor de edad. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Tacardon. Maraming salamat po. Definitely malaki po ang maitutulong po ng media. Maraming salamat sa kataon. Thank you. All right. Yan po ay si Ginoong Lolito Tacardon, Deputy Executive Director ng Commission on Population o PAPCOM. Balita Bayan. Hindi pa rin ako maka-get over dito. Pero mag-move on muna tayo. Bakit? At pag-usapan natin yan sa ating pagbabalik. Sige. Ito na ang opisyal na tambayan natin, D-W-I-Z, Balitang Bayan. Kasama ang mga pangalang pinagkakatiwalaan ng bayan, si David, David Oro, at si John, John Ibanez. Kapagbabalik po ng ating balitaan, 16 na individual ang nasugatan habang 77 na iba pa ang naapektuhan ng magnitude 6 na lindol na yumanig sa Davao de Oro noong Miyerkules. Atay po sa ulat ng Office of Civil Defense, aabot naman sa 57 infrastruktura at 2 kabahayan ang napinsala dahil sa lindog. Lindol. Sabi pa ng OCD na nagpapatuloy ang assessment, coordination at monitoring ng regional office at local disaster management offices kaugnay sa nangyaring pagyanig. Balitang Bayan! Sa iba pang balita na mahagi naman ng mga ambulansya at MRI machine ang Department of Health sa provincial at local government hospital sa Ilocos Norte. Kabilang din sa kanilang ipinamahagi ang mga folder stretcher, nebulizer, portable suction machine, defibrillator, portable suction machine, examining light, aneroid, spirometer, scope stretcher, stethoscopes, non-contact thermometer, blood glucose meter with strip, at resuscitation for infant, pedia and adult, oxygen therapy set, laryngoscope set, immobilization devices delivery set at patient transfer monitor. Layunin itong matugunan ang kakulangan sa mga ospital upang mabilis na maibigay ng mga ospital ang mga kailangan ng mga pasyente.
ang mga nakatanggap ng ambulansya ang Sarat Health and Diagnostic Center, Bangge District Hospital, Pidig District Hospital, Vintar District Hospital at Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital. Pinasalamatan naman ni Ilocos Governor Matthew Manotok ang mga natanggap na units at nangakong pagkakaluban pa ng mas maraming healthcare benefits ng kanilang health workers at magpapatupad ng mga pagbabago sa kanilang mga healthcare facilities. Balitang Bayan! Nasungkit ng dalawang napakasaswerteng mananaya ang dalawang Lotto Jackpot prizes ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon. Hanggang pong maigi ha. Apalalunan ng isa sa kanila ang ataginting na 5.9 million pesos 642 Grand Lotto Jackpot Prize na may winning combination na 02, 27, 16, 29, 04 at 19. Pag napanalunan naman ang isa pang napakaswerteng mananaya, ang 6D Lotto Jackpot Prize ay kakahalaga ng 5.1 million pesos na mayroon namang kombinasyon na 2, 1, 5, 3, 1, 0. Balitang Bayan! Ipinasara naman ng mga otoridad ang isang pogo company na nakabase sa Tarlac. Sa isinagawang operasyon, ipinabatid ni PNP CIDG Director, Police Brigadier General Romeo Kamat o Karamat na 851 workers, 351 ang foreign national at 500 ang Pinoy ang naaresto na rescue matapos hindi pa pauwiin at hindi bigyan ng basic needs at kalayaan nila. Sinabi ni Karamat na itinutukoy o tinutukoy na pinoproseso at ine-examine na nila ang computer data sa nakuhang ebidensya mula sa operasyon. Ang operasyon ay ikinasa sa Sityo Pag-asa, Barangay Anupol, Bamban, Tarlac. Bunsod na rin ang search warrant na inisyo ng Tarlac City RTC Branch 63. Ito na ang opisyal na tambayan natin, D-W-I-Z, Balitang Bayan. Kasama ang mga pangalang pinagkakatiwalaan ng bayan, si David, David Oro at si John, John Ibanez. Balita sa ibang bansa. Balita sa ibayong dagat, patay ang isang 58-anyos na lalaki matapos mabundol ng kotse ang kanyang sinasakyang bisikleta at pagsasaksaki ng suspect sa Southern California, US of A. Nilalang biktima na si Michael John Mamone. Natukoy naman ng 39-anyos na suspect na si Van Roy Ivan Smith. Ay sa ulat ng Sheriff's Department, pinagsasaksak ni Smith si Mamone matapos itong intentional na sagasaan. Sa ngayon, kasalukuyan pa rin nasa kustudiya ng mga otoridad ng suspect at sinusubukan pa rin ng mga investigador na matukoy ang tunay na motibo sa nasabing krimen. Balitang Bayan! Sa Sports! Puspusa na ang paghahanap ng kampo ni Pinoy boxer Donito the Filipino plus Donaire Jr. ng makakalaban matapos umatras sa kanilang sagupaan si Jason Moloney. Sina Donaire at Moloney ay magtatagisan sana para sa binakanting WBC at WBC bantamweight crown ni Japanese Naoya Inoue o na Inoue na nag-level up na sa super bantamweight class. Sinabi ni Donaire na handa naman siyang harapin ang sinumang mapipiling itapat sa kanya. Balitang Bayan! Sa entertainment, a trending news. Salita na aktres na si Sunshine Cruz hinggil sa hiwalayan nila ni Maki Mathay. Sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi ng aktres na ayaw niyang pag-usapan ang kanilang paghihiwalay kahit bukas ito sa publiko dahil mayroong mga batang madadamay. Git pa ni Sunshine, pinili na lamang niyang manahimik dahil napamahal na sa kanya ang mga anak ni Maki, gayon din ang mismong mga anak niya.
Hindi naman nagbigay ng ibang detalye ang aktres, ngunit sinabi nito na wala na ang tiwala sa relasyon nila ni Maki at dating asawang si Cesar Montano. Sabi pa ni Sunshine na mayroong tatlong bagay na importante sa relasyon kung saan dapat anya, mayroong pagmamahal, tiwala at respeto, at kung mawawala ang isa sa mga ito, hindi na ito magwo-work out. Sa ngayon anya, pinagtutuunan ng pansin niya ang kanyang pamilya at trabaho. Balita Bayan! At yan po ang naging kabuuan ng Friday edition ng Balitang Bayan. Ito muli ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po si David Oro, nagbabalita ng tama. At Johnny Banyes, naglilingkod ng tama. Hanggang Lunes, samantala, ang susunod na palatuntunan po ang tabayanan In the Heart of Business with... Kasama po dyan si Maru Pahati Sarne at... Lito Gagni, magandang tanghali, Pilipinas! Balitang Bayan!